Magandang gabi mga kabayan ha. Naku po ang inyong bayan yan correspondent na si Patricia Garcia at ito ang 10,000 pag-asa. Special po ang mga episode natin ngayong linggo dahil i-feature po natin ang ating mga modern day heroes in celebration of the National Heroes Day. Kaya naman, nagpunta ang aming team sa Batangas para mapakinggan ang kwento ng isang mananahi na si Rosalina Mantuano. Panoorin natin to. Si Rosalina Mantuano, 45 years ng mananahe. Nakatira sa sitio Santo Toribio, Marawi, Lipa City. Nung mabiyuda po ako ay 35 years old lang. Ang ikinabuhay po, ay ibinuhay ko po sa aking mga anak ay puro pananahe. Yun lang po. At saka yun, nabibigyan po ako ng aking mga pamangkin. Ganito po, ako po ay nanonood po kami ng TV. Ako ngayon, umupo sa aking makina. Sabi ko, parang gusto kong tumulong. Sabi kong ganyan. Wala naman akong pera, ano kaya ang gagawin ko? Sabi ko po ganyan. Sabi ko sa aking mga anak, nini, ako kaya'y gumawa ng face mask. Sabi, nini nyo, ay bigat pumutok ang bulkan, maraming alikabok na nagliliparan, ay ipamimigay ko, gusto ko talagang tumulong, ano kong gagawin ko? Grabe din po yung reaction, lalo na siya po ay in-acknowledge ng Lipa City na isa sa hero po na talagang namimigay ng face mask for free. 100% bayani nanay ko. Opo. Kasi tumutulong siya ng bukal sa puso po nang walang hinihintay na anong kapal. Di ngayon po sa aking pag sasabing ganun, naisip ko ngayon yung tira-tira ko pong tahi. Sabi ko doon sa aking anak ay ito gagawin ko. Sabi ko ganyan. Kagaya ng aking mga natirang tela, ay gagawin ko. Ipamimigay nyo ha. Sabi ko pong ganyan. Ayun, pinagtulong-tulungan po namin sa hanggang sa ang isang araw natahi kami ng 1,000 na po. At isa pa po, ay sadyang ang araw ay ginagawa, ang gabi ginagawa kong araw. Makatulong lang po ako. Sobra po kasi ano, pangarap ko po kasi nga, no, yung may sigaw sa mundo kung gaano kabait yung nanay ko. Tapos itong ginawa kong to, na pagpupus, hindi ko akalain na ito pala yung magiging way para iparating ko sa buong mundo na ito yung nanay ko. Ang tagal ko na po, sabi ko, paano kaya ako pwedeng lumapit kay Peter Cayetano pag nakikita po namin sa TV? Paano ba naman kami pupunta dyan? Paano kaya? Sabi ko pong ganun. Sana madagdagan ang puhunan ko para naman maayos-ayos ang aking mga paninda. Yun po ang laging hiling ko pag nakikita ko. Pero mami, kayo pangarap mo rin na mabigyan mo sa mga. Ay, opo. Yes po. Hello po. Mami Rosalinda. Ako po si Lane Manimtim. Wala po sa office ni Senator Alan Cayetano. So, nandito po kami bilang dahil po ipinagdiriwang natin ang linggo ng mga bayani na kagaya nyo. Pinapunta niyo po kami dito para makilala kayo at makapagkwentuhan tayo. So, ayun po, nandito rin po kami para ipaabot sa inyo ang surpresa naming 10,000 pag-asa para po sa inyo. Thank you very much. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000 pag-asa. Thank you po. Sa tindahan po, lalagyan ko, dadagdagan ko po ang aking tindahan ng mga iba't ibang grocery para marami po ang makapamili sa akin. Kasi sa aking pong tindahan, ang iba ay hindi mabibili kasi wala pa.
Thank you po. Maraming sila, salamat po, Senator Peter Cayetano. Ay, napakasaya ko po, talagang sobra. Talaga namang modern day hero kung maituturing si Aling Rosalina, lalo na noong sumabog ang Taal Volcano dahil sa nakita natin ng Bayanihan Spirit sa kanyang pagbabahagi ng face mask sa kanyang mga kababayan. Kaya naman, deserve nyo ang 10K ayuda para pangdagdag sa panggastos nyo. Sa atin namang mga kababayan na nagtatanong ng update sa 10,000 pag-asa law ni Senator Alan Peter Cayetano, kahit na i-file ng panukalang batas na ito, hinihintay na lang natin na aprobahan ng Kongreso. Kaya hinihingi namin ang inyong suporta. Sama-sama tayong manawagan na maisabatas ito para pwede rin magkaroon ng tulong pinansyal ang marami pang pamilyang Pilipino. Samahan niyo kaming manawagan at ipaglaban para maisabatas ang 10,000 pag-asa law. Huwag kalimutang i-like at i-follow at i-share niyo na rin sa inyong families and friends ang Facebook page ng ating Senator Alan Peter Cayetano para manatiling updated sa aming mga programa. Abangan niyo pa ang mga susunod pa namin na exciting na episodes. Maraming salamat sa pagsubaybay sa amin ngayong araw. Magkita-kita tayong muli para sa susunod na kwento ng pagbibigay ng tulong at saya. Ako po si Patricia Garcia at ito ang 10,000 pag-asa.